Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay muli ang ating gabi ng panalangin na kung saan po ay makakausap po natin at magpapahayag po ang ating Panginoon. Ngayong gabi pong ito ay meron po tayong tagapagsalita na kung saan po ay meron siyang maibibigay na paalala po sa bawat isa po sa atin. Ngunit bago ko po ibigay sa inyo ating tagapagsalita ay meron po akong itatanong sa inyo. Ano kaya mabigyan tayo ng pagkakataon na makausap natin ating Panginoon ng face to face ng within 10 to 15 minutes? Opo, face to face. Ano kaya kung meron tayong pagkakataon na mabibigyan tayo ng panahon at mabibigyan tayo ng minuto na makakausap natin ng face to face ang ating Panginoon, yung harapan na kung saan ay makakapagsumbong tayo, na kung saan ay maiiyak natin ang ating mga problema, ating kabigatan sa Kanya, ano kaya ang sasabihin natin sa Kanya? Tama, mga minamahal at mga pinagpala. Sa pagkakataong iyon ay tunay na bibigyan natin ito ng halaga, bibigyan natin ito ng importansya, at higit sa lahat ay magiging significant po sa atin itong pakikipag-usap sa ating Panginoon ng face to face. At lahat ng bagay na pwede natin ibuhos, ibigay sa Kanya, ibibigay natin sa Kanya, magsusubong tayo ng lubusan sapagkat bihira po at hindi po parating nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makakausap natin ating Panginoon ng face to face. Ngunit sa gabing ito, bagamat hindi natin siya nakakausap ng face to face, nararamdaman naman natin siya. Siya po'y nagpaparanas, siya po'y tumutugon, at higit sa lahat ay alam natin na siya'y kasama natin. Ngayong gabing ito, napakalaga po pagdating ho sa tinatawag na panalangin na kung saan mararanasan natin kapag gabi ng panalangin ang ating Panginoon. Hindi lang ho gabi ng panalangin, kundi gabi po o araw po o minuto o panahon na binibigyan natin ng paglalaan na kinakausap natin ang ating Diyos. Isang importanteng bagay po ang panalangin sa bawat mananampalataya na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, ang panalangin. Ngayong gabi pong ito ay handa po natin ang ating pag-iisip, ang ating sarili sa pakinginig po ng mensahe na isang paalala po sa bawat isa sa atin. Buksan po natin ating puso at pag-iisip sa pakinginig po ng mensahe na dadaling po sa atin ni Ate Joyce Famero. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome to our Vesper Prayer Service. For tonight, ang title po ng talk ko is about prayer changes everything. So, I got this article sa isang lifestyle website, and it features related topics in spirituality, faith, and inspiration. So, meron daw pong 6 reasons kung gaano ka-powerful yung prayer na kaya niyang baguhin yung kung anumang situation na mayroon tayo. So, ang sabi dito, 1, it changes us from the inside out. It builds up our faith. We learn how to listen. Then, next, it builds patience. And lastly, it helps us surrender. So, 1, it changes us from the inside out. So, the important thing to remember is that God hasn't forgotten about you or abandoned you. Prayer changes things, starting with the one who prays. So, sabi po sa Deuteronomy 31 verse 8, "The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged." So, bago pa lang tayo mag-lift ng prayers and petitions natin, tayo mismo ay binabago na ng ating Panginoon. He bless us with Holy Spirit and giving us the wisdom to understand our situation and strengthens our hearts and minds to see the good in everything. So, next, it builds up our faith. The important thing to remember is that God hasn't forgotten about you or abandoned you. Many of us are facing impossible situations where we need a breakthrough in our lives. And what we need to know about breakthrough is hindi ito yung something that will just sit around and maghihintay tayo ng something to happen.
So, hindi po ganun. Breakthrough is about God waiting for us to respond in accordance and with obedience dun sa mga promises niya. So, sabi dun sa Philippians 4, verse 6 to 7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, breakthrough happens when we pray and trust God's outcome. So, it happens when we say that we're going to trust God and that God is going to supernaturally do what is impossible. So, next, prayer can change everything and we learn how to listen. It is easy to talk and present our request to God, but it's a lot harder to listen to what God is telling us. So truly, listening to God is an art that requires training and discipline. This happens through prayer. So parang kapag nakikipag-conversate tayo, mahirap mag-focus or mahirap makinig kapag maingay yung paligid natin. So, same goes sa prayer. It's very difficult to hear God's voice when we are listening to every other voice besides sa Kanya. And then, 4, it builds patience. Listening to God requires patience, and praying to God builds patience. Some days, it is a lot harder to be patient when we are bringing our concerns to the Lord again and again. We grow tired of waiting, and it soon begins to feel like our prayers are falling on deaf ears. So, totoo naman po yun. Kapag nagpe-pray tayo and ko-question na natin si Lord na, Lord, bakit ganito yung nangyayari? Hindi po ito yung pinag-pray ko or hindi ito yung pinag-pray namin. Bakit mo inaalaw yung mga gantong sitwasyon? So, through prayer, it builds our patience and our faith that God will bring us through the situation. Lastly, it helps us surrender. So, you're expecting a miracle without knowing what God will provide. You are also trusting God's purpose without understanding the circumstances. This is when you're truly letting go and letting God handle everything. So, instead na we're trying harder, we choose to trust Him more. And the Bible tells us in Joshua chapter 1 verse 9, do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. So, dito sa mga reasons na ito, it just shows that the Lord has a purpose in everything that is happening to us. And going through my testimony, i-share ko lang po. Today is my 14th day and last day of my home quarantine. So, na-release po yung PCR result ko last March 22. And I came out to be a COVID positive. And yung night before nung itetest po ako, mayroon kaming schedule ng Friday. Pero, nung 11 PM pa lang noon, bago kami matulog, sinabi ko sa mami ko na i-defer ko muna yung schedule ng testing. That is because I am afraid na mag-positive yung result ko kasi halos lahat kami ng office mates ko ay positive. And by the way, I am working in a construction company sa Manila.
So I was crying the whole night, feeling scared and worried. So I prayed and cried to the Lord. Sabi ko na kung mag-positive ako, prayer ko na makayanan ng katawan ko and walang mahawa sa amin. Kasi I'll be staying at home para mag-quarantine. So that night, I lifted all my worries unto the Lord. So March 22, I came out positive. Then naglabasa na yung symptoms ko. Yung ubo, pangatin ng lalamunan, kasabay na nung nawalan ako ng panlasa and pang-amoy. So, na-depress ba ako? No. But honestly, sobrang malungkot ako. But not to the fact na inalaw ni Lord na mangyari yon. Hiramin ko lang rin po yung sinabi ni Mr. Gary Valenciano dun sa vlog niya. Kasi nag-positive yung wife niya. So, nabanggit niya doon na hindi will ni Lord na magkasakit tayo. Dahil kung will niya yon, di na tayo magpapa-ospital. Total, will niya naman yon. Di na natin kailangan magpagaling. So, hindi po ganon. Yung mga ganitong sitwasyon, it made me realize na kapag sinurrender natin lahat ng worries natin through prayers, God will speak to us and will strengthen us. I went through it with the Lord, and praise God, I am recording this video on my 14th day, given the last day ng quarantine. And thank God, wala na akong symptoms na nararamdaman. The Lord have been my healer. Hindi ako dinala sa ospital, and thank God for the natural and home remedies na ginawa namin. And mal symptoms lang po yung nangyari sa akin. So, if nag-relay ako and maging stagnant na malungkot, worried and all, kakainin lang ako ng depression and ayun nga po, wala na akong naramdaman. And that is how big God is. So, ikaw na nasa kapareho kong situation, anong situation man, know that God, only God, it is Him alone ang makakapagbigay ng breakthrough sa atin. We just need to trust Him and acknowledge Him to be our Lord and personal Savior. May mga sudden setbacks tayong nararanasan na wala sa mga plano natin. For example na lang, itong pandemic, may tinatawag pa silang ECQ Season 2. And I know we all feel uncertain. Uncertain of what is coming next. We worry a lot. We are all financially challenged. And we are all praying for breakthrough. But as a Christian, yes, normal na matakot tayo, mag-worry tayo. But the way we respond to the situation, ito yung kaibahan. Kapag sinurrender na natin lahat sa Kanya, magtiwala tayo that He'll bring us into completion. Yes, we believe in science, sa mga vaccines na inalalabas ng mga experts. Pero kaparaanan lang ito ni Lord, and the greatest authority and healer ay siya pa rin. So the prayer has the 100% efficacy, and sa Kanya lang yung garantisado na hindi niya tayo papabayaan. We just need to declare and claim healing through His power. And by that po, I invite everyone for our closing prayer. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Thank you po for this night, Lord. Thank you po sa message niyo po, Lord God, ngayong gabi. Salamat mo, Lord, sa wisdom na patuloy niyo pong ibinibigay sa bawat isa, Lord God. Sa kalakasan, Lord, na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa bawat isa, Lord God. Nawa, Lord God, itong mga natutunan namin ngayon, Lord God, ay maisa buhay namin, Lord God. At nawa, Lord, lalo sa trying times na ito, Lord God, tulungan niyo po kami, Lord, na sa'yo, Lord, maging toon yung aming pag-iisip, Lord God, na alam po namin, Lord God, na bibigyan niyo pong katugunan yung aming mga kahilingan, Lord God. And we claim, Lord God, for breakthrough. We claim for financial breakthrough and sa lahat ng challenges, Lord, na pinagdadaanan namin, Lord God. And I know, Lord God, na sa inyo po lang yung
hope na tunay nga po, Lord, na you give us the guarantee, Lord God, na kayo po nagbibigay ng assurance, Lord God, na alam po namin kayo po ang nakaalam at kayo lang rin po, Lord, ang may hawak ng future namin, Lord God. And we entrust everything to you, Lord God, and we give back all glory to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Mga minamahal, ang ating nadinig na mensahe ay napapanahon. Isang paalala sa bawat isa sa atin na kung tunay tayo nagkakaroon ng tinatawag na intentional prayer ay marami pong mga pagbabago sa ating buhay. Kagaya ng nabanggit na ating tagapagsalita, ang isa sa mga pagbabago sa ating buhay ay mga hindi natin nagagawa ay nagagawa natin. Tayo patuloy na binabago ng ating Panginoon. Kasama rin doon, habang tayo patuloy na binabago ng ating Panginoon, ay pinapalakas sa ating pananampalataya. Lalo niya tayo hinahawakan at lalo natin nararamdaman ang kanyang pag-ibig. Nagkakaroon din tayo ng pananaw na lalo tayong nakikinig, uhaw sa kanyang mga salita. Kaya nararagdagan, nadadagdagan ating mga devotional time, nadadagdagan ating mga quiet time at nagiging intentional na pakikipag-usap natin sa kanya. At tumahaba rin ating pasensya sa pagkapatuloy niya tayong binabago at kasama ito sa mga pagbabago na binibigay sa atin ng ating Panginoon. At ang pinaka-importante sa lahat, yung tinatawag na pagsuko. Tunay na habang kinakausap tayo ng Panginoon dahil siya tayo nakikipag-usap sa Kanya, ay patuloy natin isinusuko ang ating sarili. May mga pagkakataon sa buhay natin na hindi natin alam na meron pa palang dapat baguhin sa atin. Ngunit salamat sa patuloy nating panalangin, sa patuloy nating pagtawag sa Kanya, napakaraming binabago sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, mga minamahal, patuloy tayong lumapit sa Kanya at patuloy tayong tumawag sa Kanya. Tayo sandaling manalangin. Aming Panginoon na punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pagmamahal, maraming salamat po sa paalala niyo sa bawat isa sa amin. Tunay, Panginoon, na napakarami niyo ng binago sa buhay namin. Napakarami niyo ng binago sa aming pananaw na naaayon sa iyong kagustuhan. Dangat nga lang, Panginoon, may mga pagkakataon sa buhay namin na napakatigas ng aming ulo. Parati namin pinangahawakan ang aming sariling pananaw. Parati namin pinangahawakan ang aming sariling kagustuhan. Parati namin pinangahawakan ang sarili namin paniniwala. Hindi namin, Panginoon, na binibigyan ng halaga yung iyong tinuturo sa amin. Lord, patawarin mo kami. May mga pagkakataon, Panginoon, na mas gusto namin masunod ang aming sarili, hindi ikaw. Lord, patawarin mo kami. Nawa, Panginoon, sa iyong patuloy na pagbabago sa amin. Patuloy ka namin itinataas, patuloy ka namin sinusunod, at patuloy mo kami binabago, Panginoon, na naayon sa iyong kagustuhan, na hindi naayon sa aming kagustuhan, o hindi naayon sa kagustuhan ng ninuman, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa puso na binigay mo sa amin na ikaw lamang, Panginoon, aming ipi-please at hindi tao. Salamat po, Panginoon, at lalo kami nagiging sensitive sa pakikipag-usap sa iyo. Lalo kami nagiging sensitive, Panginoon, sa iyong kagustuhan sa aming buhay. Panginoon, sa aming pagsuko sa iyo, ikaw, Panginoon, ang aming Diyos. Lord, maraming salamat din. Lalo mong pinapalakas ang aming mga pananampalataya, ang aming pananampalataya sa iyo. Sa gitna ng napakabigat na problema, sa gitna, Panginoon, ng pandemya, sa gitna, Panginoon, ng walang kasiguruhan, tunay, Panginoon, na nanghihina kami. Ngunit salamat po, Panginoon, pinapalakas mo aming pananampalataya. Pinapalakas mo, Panginoon, aming paniniwala sa iyo na hindi mo kami iniiwan anuman ang mangyari sa amin at sa kasalukuyang, Panginoon, ay hindi mo kami pinababayaan at lalo mo kami inahawakan, pinagagaling, binibigyan ng proteksyon. Lord, maraming salamat. Ganun din po, Panginoon, tinuturoan mo kami na patuloy na makinig sa iyo, Panginoon. Kalimutan, isang tabi, Panginoon, ang aming mga alalahanin, ang aming mga dinadalang kabigatan. Isang tabi, Panginoon, at ibigay lamang sa iyo. Panginoon, napakarami mong gustong sabihin sa bawat isa sa amin. Napakarami mong gustong ihayag sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat. Ikaw, Panginoon, ang nagpapatuloy na naghahayag sa bawat sa amin, na nagsisilbing kalakasan sa bawat paglakad namin sa mundong ito. Maraming salamat po, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, dinadagdagan mo ang aming pasensya, dinadagdagan mo, Panginoon, ang aming kalawakan, ang aming pananaw, pangunawa. Lord, maraming salamat. Lord, patawarin mo kami sa mga pagkakataon ng aming buhay na hindi kami nagkakaroon ng intentional prayer. Patawarin mo kami, bagkus, Panginoon, patuloy mong ipaalala sa amin, patuloy mong sabihin sa amin
at patuloy mo, Panginoon, na kalabitin ang bawat isa sa amin patungkol, Panginoon, sa kahalagahan ng panalangin. Ganun din po, Panginoon, dahil dito, patuloy namin inalalapit ang aming iglesia, ang aming High Priest Church, Lord, sa pangalan ni Jesus. Sa ganitong pandemya, Panginoon, patuloy mo kami iingatan, patuloy mo kami ilalayo sa anumang karamdaman, patuloy mo kami pagagalingin at higit sa lahat, Panginoon, patuloy mo kami pagpapalain. Tunay, Panginoon, na walang kasiguruhan kami ngayon pagdating mas dito sa pandemyang ito. Hindi namin alam, Panginoon, kung kailan ito matatapos. Hindi namin alam, Panginoon, kung ano mangyari sa amin. Iisang alam namin, Ikaw, Panginoon, ay kasama namin. Ikaw, Panginoon, ay hindi nagpapabaya sa amin. Ikaw, Panginoon, ang nagpapalakas sa amin. Ikaw, Panginoon, ang bumubuhat sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, at patuloy yung pinapaalala sa amin, sa aming pagsuko sa iyo. Ito man, Panginoon, ang aming character, aming attitude. Lord, in whatever situations we are in, Lord, remind us always that we need to surrender every detail of our life. As you continue, Lord God, to bless every members of High Praise families. Lord, right now, continue to give us that hunger, that thirst, O God, to know more about you. Lord, you will be our priority and always be our priority in our life. Even so, O God, sa ganitong sitwasyon ng aming buhay, anumang pinagdadaanan namin, Panginoon, sa ganitong pandemya, Lord, you will always be our priority. In every situation of our life, you will always be our priority. Lord, continue to hold us and teach us, Lord God, to manage the borrowed time you've given to us. Yung hinaram naming panahon sa iyo, Panginoon, ay turuan mo kami na i-manage ito, na ikakaluwalhati na iyong pangalan. Salamat po, Panginoon, at patuloy mo kaming binabago, patuloy mo kaming minomold, patuloy mo kaming binabalik sa iyong imahin sa pamagitan, Panginoon, sa patuloy na paglapit sa iyo sa pagtawag sa panalangin. Lord, we also continue to pray for our churches, O God. Ito mang, Panginoon, nasa Santa Maria, sa Barclay. Ito mang, Panginoon, ay sa Mabuhay. Ito mang, Panginoon, sa Cebu, sa Bisaya, at ganun. Ito mang, Panginoon, sa Mindanao. Lord, we will going to face the same directions. We're going to hold on to you. You will expand and multiply the churches, O God, you have built ng High Praise family. Ikaw, Panginoon, ang gumawa nito. Ikaw, Panginoon, papalago nito. Ikaw, Panginoon, ang magmumultiply nitong iglesia nito. Gagamitin mo lang kami, Panginoon, sapagkat kami lamang ang iyong lingkod. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na pinapaalala mo sa amin ang kahalagahan ng panalangin. Nawa, Panginoon, parati namin itong hahawakan. At ikaw, Panginoon, parati namin uunahin sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa panalangin na iyong binigay sa bawat sa amin, pagtuturo, kapangyarihan ng panalangin, kahalagahan ng panalangin. At salamat po, Panginoon, at patuloy kami mamanalangin, hindi lamang tuwing Vesper, O Panginoon, sa bawat panahon, sa bawat oras ng araw, O God, we will continue to speak to you, we will continue to be sensitive, we will continue, Lord God, to open our heart and our mind as we listen to you in our prayers. As you continue, Lord God, to reveal yourself unto us in our prayers. Salamat po, Panginoon. Ito ang misamot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. At ngayon, tanggapin natin ang walang hanggang makapangyarihang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa langit, ang dakila at napakalawak na pagmamahal, kapatawaran na patuloy na binibigyan ating Panginoon sa Kristo, at ang pakikiisa, pakikipisan, pakikisama ng Banal na Espiritu ang nagsisilbing kalakasan sa bawat sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.